nakusgan nga na na-cover sa Kapa mao ang ang Compostela Valley ug ang Davao del Norte. Duol-duol sila dito, nangutana sila sa akoa kung mabalik pa daw ang ilahang kwarta. Ang ako ang ingon sa ilaha, dili na ko na matubag because dili ako ang gagunit sa inyuhang kwarta. Ang unang ingon niya, katong tawag ko Pastor Apolinario, kato siya, ingon siya, dili na daw to iuli. Kay, nipirma daw ang tao nga donation to siya, love gift. Mautoy, ingon niya. Kaya naaman sila karon sa korte. Buot pa sa buot pa, aning katong tanan ni Nisi, kapan eh. Ingon siya, mo na yan ingon. Kabasa ko sa iyahang tubag sa naman sila sa nagkaso man sila karon. Ingon siya, nga nung iuli ko man to, nga nipirma man sila nga donation na love gift. So, ginaingon po nato, ginaingon nato, kay kibalo man ta, huwag na amoy access sa Google, Google ninyo Ponzi Scheme. Muna siya ang another kind of pyramiding nga kuan nga scheme. So kanang Ponzi Scheme, kibalo man sa sugod pala, klaro na kaayo nga Ponzi Scheme siya. Muto nang sige magsulti sa iyo, mag-ingat mo. Pero nga to ang ginaingon, ginaingon sa gobyerno, kung ang mga tao magsigig pangutana kung mauli pa ba ang ilahang kwarta, put pa sa boat, doon ay expectation sa ilahang part nga mabalik ang ilahang kwarta plus interest. Diba? Muna siya ang posisyon sa gobyerno. Therefore, dili siya pwede musulti na donation to. Kaya ang tao nga nihatag, nag-expect siya nga doon ay mabalik sa ilahang kwarta. So, muna siya karoon ang posisyon sa gobyerno. Ang problema, ingon po siya, si Pastor Apolinario, ingon siya, walay komplainan. Yan na siya, wala may nagreklamo against sa akoa. So, muna iulik man ako ang kwarta. So, dapat, katong mga nagkapag, isa ba? Katong mga miyembro sa Kapa, kasi member man mo sa church nila. Kaya di ba kuan man to, murag religious ministry man to, love donation man to ninyo sa inyohang ministry. Katong mga member, kung interesado mo mo file, mo complain, kuwanto mo sa NBI, mo file mo complain dito na ako'y kwarta ninyo, gusto na ko kuhaon balik. Mag-file mo claim sa Kapa uga sa ato ang Pastor Apolinario. Ang katong ato ang 10,000, di na lang to na ko i-claim, ihatag na lang to na ko sa iyahang tabang sa iyahang ministry. So katong mga interesado, kinahanglan mag-file o claim kay para dunay complainant. Magandang araw po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa ating membro ng Kapa Community Ministry International Incorporated. Ako po ang inyong founder, Pastor Joel Apolinario. Sa pamagitan po ng video ito ay ipapadama ko po sa inyo ang mensahe na magkaroon po tayo ng synchronized prayer rally sa iba't ibang lugar na kung saan nandoon yung ating Fellowship Center ng Kapa. At ako po ay taos puso po na nag-ask po sa inyo, I'm begging you please participate this synchronized prayer rally dahil ipapakita po natin sa kanila na tayo po ay marami po ang maaapektuhan, lalong-lalo na po yung mga trabahante po sa ating mga businesses na kasalukuyan pong na-freeze, no? Lahat ng accounts at assets ay na-freeze, na kung saan ito lang po ang isa sa mga pinagkukunan po natin ng source upang makapagbigay po tayo ng financial assistance sa lahat po ng mga membro. Pero ito po ngayon ay nananatiling freeze po, so wala po tayong mapagkunan dahil pinifreeze po ng government ang ating lahat ng mga assets and mga accounts. So sa ngayon po ay wala po tayong solusyon na
makuha at makita maliban na lang po sa paglusad po natin ng prayer rally. So sa lahat ng mga members, sana naman po ay ako yung inyong maintindihan sa ngayon dahil ako po ay patuloy na nagtago dahil po sa mga banta ng aking buhay. Salamat sa inyong pag-intindi at ako ang inyong founder na sa ngayon po ay humihingi po sa inyo ng tulong na tayo po ay dadalo sa ating ilulusad na rally sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.